Good day mga ka-teach! Kumusta po kayong lahat? Magandang araw Pilipinas! Kumusta po kayong lahat? At ngayon po ay diretso na po tayo sa isang marker na ito. Ito po ay isang naka-abstract na letter Y. So ayan po, para po siyang lagayan ng isang kawali, ano? Pili tayo magluto dito mga ka-teach. Ayan, meron na itong isang maliit na butas. Ayan. Ang letter Y na to ay mayroon siyang tatlong bato. Ayan po ay nakabiyak. Isa po itong abstract. Letter Y. Ayan po. So, mayroon po itong mga direksyon na maya check natin ang north team nito. Ayan po ang isang bato ay nakaturo dun sa may tatlong bato na naka-slice. Ayan. Yan naman isa ay papunta rin yan sa isang direksyon. So, bawat space nito, bawat gap ng bato na to ay may direction po. So, meron din tong mga sikreto pa sa mga ilalim nito. Naka V-cut po ang bato at meron siyang sikretong butas yan, na may sukat po itong na 2 inches. 2 inches po ang iyang lalim. So, yun po yung sikreto niya. So, ibig sabihin na confirm na meron itong tunnel, no? In front. So, check natin yung direction mamaya. Yan, 2 inches po ang lalim niya mga ka-teach. Yan, naka letter D yung butas. Yung hole niya naka letter D. Yan po ang sukat niya. So almost to ang sukat niya na halos kasya yung dalawang daliri. Yan po ang cottage. So ngayon buhitan natin para lilitaw yung letter Y na abstract mga ka-teach. So ayan po ang kakaibang design ng bato. Ginawa itong letter Y sign. Okay, ayan na po ang itsura niya sa taas. So, makikita natin dito ang letter Y. At itong tatlong bato na to ay napakahirap tuhilahin. Hirap bunutin kasi ito ay nakabaon pa sa ilalim. So dito basta-basta ma-move. At dito naman sa mga katabi niyang bato ay may mga man-made tayo na slice na makikita dito. Ayan. Mayroon pa itong naka-engrave na letter C. Ayan. Letter C engrave. So halatalo talaga yung mga nakadetalye talaga ang mga bato sa mga katabi niya. So napaikutan ito ng may mga distance sa bato. Yan, naka-slice po ang bato nito mga ka-teach na malapit lang sa letrang Y. Yan. At meron din itong napakalaking boulder na bato. So maya makikita natin dito ang napakalaking boulder. Dito naman sa mula sa galing sa butas, may hole, at dito sa may katabing bato ay may sukat itong 3 feet ang distance. Yan po, galing sa hole at dito sa may bato ay sakto siya sa 3 feet. Mga ka-teach. Ayan po ang sukat niya.
So, bali, naka-slice din tong bato na to. Ayan. So, ayan, higitan natin. Ito naman, sa kabila, mayroon yung slice. So, ginawa itong passageway din no, sa ibang direksyon ng dig spot. So, ayan mga katits, balik tayo sa letter Y. Ayan, meron pa itong katabi din na bato. So, napaikutan ito ng mga iba't ibang klaseng bato na may mga angle. Yan, naka pyramid. Yan naman, naka water drop. Yan. Yan naman po ang big boulder natin na bato. So, ayan na. Nasa gitna yung letter Y. Nasa pinakagitna. So, ngayon mga ka-teach, ay gagamit na po tayo ng camera compass. So, dito ay may apat tayo na direksyon. Itong tatlong direksyon mga ka-teach ay na tamaan niya yung passage space ng mga stroke ng letter Y. Dito sa taas ay may na-point siya na south side. At dito naman sa isang sa kabilang side naman ay east side. So, tatama siya. At dito sa baba ay 315 direction. So, ayan mga ka-teach, ang top view ng letter Y na tatama sa camera compass. Ayan mga ka-teach. So, i-check natin yung elevation view para ma-confirm natin ang dig site itong letter Y. So, titira siya sa S. So, 90 degree. May hole na sukat na 2 inches at saka siya yung dalawang daliri. So, nandun sa S side ang dig site niya. So, dun sa may 3 feet in front ng hole. Dito naman sa south ay titira siya dun sa may big boulder ng 180 degree. Yan yung sukat niya, yan yung direction niya. So, dun sa may big boulder na yan, mga ka-teach. Ang direction niya para sa dig site na yan. So, may mga exact location itong letter Y na to for the space passage way sa may gap na ito. So, tatama siya dun sa kabilang bato na may foot marker sa taas. Ayan. Water drop yung sign o flow direction niya papunta sa baba. Ayan. Naka-slope yung bato. Ibig sabihin, nandun yung dig site natin. So, tatlong bato lang ang isang bato na biniyak nila. Naging tatlo. Nagkakahiwalay na mga bato. Ayan. Okay mga ka-teach, for today's video, marami pong salamat sa inyong panonood. At keep safe po sa lahat po ng mga project natin. At hopefully makaritrip po tayong lahat. At God bless po mga ka-teach. Thank you.